Sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano ba gumawa ng thumbnail sa CapCut kagaya nito. Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Suanalyn. Welcome, welcome, welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba at pakiclick nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Kung bago lang kayo sa channel ko guys, nag-upload ako ng mga video tips, video tutorial, nang sa ganun ay measure ko ang kaalaman ko sa kapwa ko YouTubers, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. May mga videos tutorial ako guys, how to use Tubebuddy para makatulong sa mabilis na paglago ng mga YouTube channel, how to make YouTube outro using CapCut, how to make YouTube intro using inshot, how to make YouTube intro using CapCut, saan ba kukuha ng mga music na hindi kayo makaka-copyright, at marami pang iba guys na chat na makatulong sa inyo, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. Ilagay ko guys ang link sa baba sa description or i-check nyo na lang sa playlist ko. Hope na makatulong ito sa inyo. Bago tayo guys magsimula sa ating tutorial for today kung paano ba gumawa ng thumbnail sa CapCut, i-shoutout muna guys kay Andre Peralta. So paki-support na lang po ng channel ni Andre Peralta guys at shoutout sa inyong lahat. Thank you so much guys sa mga supporters ko, sa mga subscribers ko na patuloy na nanonood ng mga video content ko at tumatangkilik sa aking mga video tutorial. Masaya ako guys na na-share ko sa inyo, na ibahagi ko sa inyo ang aking kaalaman, lalong-lalo na sa mga new YouTubers kasi dati guys, wala rin akong kaalam-alam kung paano ba mag-edit ng aking mga videos, paano ba gumawa ng mga YouTube thumbnail, mga YouTube intro, outro. As in guys, wala akong kaalam-alam. Kaya ngayon is nagpo-focus na lang ako sa mga video tips at video tutorial nang sa ganun ay ma-share ko sa inyo ang aking kaalaman, lalong-lalo na sa mga new YouTubers at sa mga small YouTubers. Ang topic natin for today guys, i-share ko sa inyo kung paano ba gumawa ng thumbnail sa CapCut. So dati guys, nakagawa na rin ako ng tutorial nito, how to make YouTube thumbnail in CapCut, how to make YouTube thumbnail in Canva, at sa InShot. So ngayon guys, gagawa ulit tayo ng tutorial kung paano ba gumawa ng thumbnail sa CapCut. At excited ako guys na kapag may ma-discover akong bago about sa mga YouTube tips at editing. So excited ako guys na i-share sa inyo, na ibahagi sa inyo guys para ma-share ko sa inyo. Lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang YouTube channel na hindi pa alam kung paano ba gumawa ng mga YouTube thumbnail. So ano nga ba ang YouTube thumbnail guys? Ang YouTube thumbnail, ito yung parang pinaka-profile picture ng ating mga YouTube videos. At sa hindi pa nakakaalam, napakahalaga guys na maglagay kayo ng YouTube thumbnail sa inyong mga YouTube videos. Kasi guys, kapag ni-recommend ni YouTube ang inyong mga videos sa recommended page, sa suggested videos, kapag walang thumbnail or hindi attractive or hindi clickable ang inyong mga YouTube thumbnail, is hindi yan mapapansin ng mga viewers. Kasi guys, imagine everyday million, thousand ng mga creators ang nag-upload ng mga videos sa YouTube. So kapag hindi clickable or hindi attractive yung inyong mga YouTube thumbnail, is hindi yan papansinin ng mga viewers. So may posibilidad na wala tayong views, wala kayong views. Kaya napakahalaga guys na pagtuunan nyo ng pansin or mag-experiment kayo ng mga thumbnail na attractive at clickable. So kapag gusto nyong malaman kung paano ba gumawa ng thumbnails sa CapCut, keep on watching. Hi guys, so video na ito i-share ko sa inyo kung paano ba gumawa ng thumbnail sa CapCut. So may na-discover akong paano ba gumawa ng mga thumbnail sa CapCut guys, i-share ko sa inyo kasi tuwing may na-discover akong mga about sa mga video tips, video editing, so excited akong i-share sa inyo. So una natin gagawin guys, punta tayo sa Google. Kailangan muna natin ng thumbnail white background. I mean, i-search natin ang white background thumbnail size. So may na-search na ako dito kanina, white background for YouTube thumbnail. So i-click lang yan guys. Then yung piliin natin yung plain lang. So, view all image nyo lang. So, ayan. So, plain lang siya guys. So, ilong press nyo lang. Then, lalabas ang download image, share image. So, click nyo lang ang download image guys. Pero sa akin, hindi ko na i-download kasi na-download ko na siya kanina. So, magdubli-dubli na yung aking background, white background. So, kapag hindi nyo pa na-download, i-download nyo. Click nyo download. Then, automatic na yan masisave sa inyong mga gallery. So, accept na tayo dito. Then, punta na tayo sa Play Store. So, hindi pa lang kaalam guys sa CapCut. Ang CapCut is my best friend sa pag-iibig ng aking mga videos. Wala akong bayad dito guys sa pag-promote ng apps na ito. Pero nagpapasalamat talaga ako dahil na-discover ko itong apps na ito kasi napakaganda niyang gamitin. Lahat nandito na guys. So, at saka pwede siyang pwedeng tanggalin ang watermark niya for free. Ipapakita ko sa inyo mamaya. So, dito na lang ako nag-iibig ng aking mga videos. At gumagawa ng mga YouTube intro, outro, thumbnail,
Kung hindi nyo pa alam guys kung paano bang edit ng videos using CapCut, paano gumawa ng YouTube intro outro, i-check nyo lang guys sa aking description sa baba or i-check nyo sa aking tutorial playlist. So, punta tayo sa Play Store. Then, i-search nyo lang guys ang CapCut. So, CapCut, ayan siya guys, ayan ang itsura niya. So, kapag hindi nyo pa na-install, i-install nyo na sa inyong mga cellphone. Pwede siya sa Android, pwede siya sa iPhone. Ang gamit ko guys is Android. Then, exit na tayo. Punta na tayo sa CapCut na apps. Then, click natin ang CapCut na apps. Click na natin guys. So, ayan, meron siyang new project. I-click yung new project. Then, meron siyang, mapupunta tayo sa video. Mapupunta tayo guys sa video, photos. So, piliin natin ang photos dahil magawa tayo ng thumbnail. So, hanapin natin yung ating na-download na white background. So, dito tayo sa download. Depende sa inyong mga mobile guys. Hanapin lang natin yung na-download nating white background. So, ayan siya. Ayan. So, click nyo yan. Then, sa baba, add. Ayan. So, nandito na tayo sa loob ng CapCut. Meron na tayong thumbnail size na white background. Then, so, una natin i-share ko sa inyo guys yung, halimbawa, tutorial. So, halimbawa, paano maglagay ng music sa video. So, click nyo lang ang overlay sa baba. Add overlay. Then, dapat may naka-ready na kayong mga photos nyo guys, picture para sa inyong YouTube thumbnail. So, dapat guys, tandaan nyo kapag mag-click kayo ng picture para sa inyong mga thumbnail, mas maganda white background. So, i-click nyo to kung ano ba yung gusto nyong video na ilagay sa inyong thumbnail. Tandaan nyo guys, ang thumbnail is napaka-importante para mapapaklik yung ating mga viewers. So, ayan. So, kailangan natin i-remove yung background kasi parang may dirty white siya guys, diba? So, baba lang kayo dito. Makikita nyo ang remove background. Click nyo yung remove background. Then, i-filter na rin natin para mas lalong matingkad yung kulay natin ng mukha natin. So, nakikita nyo guys, hanapin nyo lang din dyan ang filters. Click nyo. Then, press and hold to see original. Ayan, original. Then, green milk. Piliin ko itong green milk. Maraming pagpipilihan dyan guys, pero mas gusto ko itong green milk kasi tumitingkad talaga yung, ayan, nagla-light yung mukha ko. Then, adjust lang natin din ito. Full. Ayan. So, nawala na yung background natin at may filter na tayo, diba? Then, i-crop lang natin ito guys. Ayan. Saan ba gusto niya ilagay dito ba? Ayan, gamit natin mga daliri, mamumove siya guys. Ayan, pwede siyang paliitan, pwede siyang palakihan. Ayan. Pero usually, dito ko nilalagay yung ano ko sa gilid. Ayan, para maglagay pa tayo ng text dito. Ayan. So, adjust lang natin. Ayan. Then, mag-back lang tayo. Ayan. Then, nakita nyo guys, text. So, may na-discover ako dito kanina guys na thumbnail. I mean, not na text na napaka maganda siya, attractive. So, gusto ko i-share sa inyo. So, add text. So, halimbawa yung topic natin is paano maglagay ng music sa video. So, mag-type lang tayo ng paano maglagay. Ayan. Paano maglagay. Then, nakita nyo guys, font style. So, click nyo lang tong style. Then, ayan, ang daming mapagpipilian dyan guys. Ayan. Ayan. Super, diba? Depende sa inyo kung ano yung bet nyo. Ayan, green. So, may nagustuhan ako talaga dito guys. Ang ganda niya. Ito. Ayan. O, diba? Ang ganda siya guys. Then, pwede nyo yung palakihan. Ito, meron siyang different size. Ayan, may size. Ayan, lumalaki siya. Ayan. Ayan, lumiliit. Pero pwede rin siya dito guys, gamit yung mga daliri para makontrol nyo. Ayan, paano maglagay. Ayan, paano maglagay. Diba? So, maraming mga pagpipilian dyan guys. Pero ito yung bet ko. Then, check. Then, back tayo ulit ito. Click nyo yan. Add text ulit tayo. So, nang, ayan. So, pipili natin ang style. Yan, depende sa inyo kung ano yung bet nyo guys. Ayan. So, dito tayo sa effect naman. Effect. Ayan. Kasi para iba yung kulay niya. So, halimbawa, meron itong green. Or ito parang blue. Ayan. Ayan. Nang. So, check. Depende sa inyo guys kung ano yung bet nyo. Paano maglagay ng music. So, music sa YouTube. Music sa YouTube. Ayan guys. Ayan. Pwede siyang palakihan. Pwede siyang paliitan. Ayan. Pero ibalik natin itong kulay nito guys. So, punta ulit tayo dito sa style. Then, meron akong nakita dito kanina na maganda. So, itong yellow. Ayan. So, diba? Paano maglagay ng music sa YouTube? Ayan. Or, paano maglagay ng music sa video? Ayan, parang bagay siya guys. Wait lang, palitan natin. Paano maglagay ng music sa video? So, ayan siya. Mas bagay siya guys. Paano maglagay ng music sa video? Diba? So, depende sa inyo guys. Mag-explore lang kayo. Ayan, pwede siyang i-adjust natin. Click nyo lang itong text. Ayan. Ayan, pwede nyo siyang, pwede kayo mag-adjust. Pero kapag okay na kayo dito, ayan, pero kapag okay na kayo dito guys, so maraming mapagpipilian yung font style, depende sa inyo kung ano yung bet nyo.
Mag-okay na kayo dito, guys. So, ipapakita ko para sa inyo kapag naman i-edit kayo ng video. So, andito yung watermark ni CapCut, guys. Ayan. Ayan sa dulo. So, paano ba tanggalin yan? So, i-click nyo lang itong ending. Ayan. Then, delete. So, dahil thumbnails tayo, guys. Ayan. Ito. Ayan. So, screenshot lang natin, guys. Lahat naman ng mga mobile natin is may screenshot, diba? So, screenshot lang natin. Ayan. Then, exit tayo dito. Hanapin natin sa gallery yung na-screenshot nating thumbnail. So, ayan. Mention you. I-resize lang natin, guys. Ayan. So, nakikita nyo itong parang pencil siya. Ayan. Click nyo yan. Then, ayan. Dandahan lang, guys. Ayan. Namumove siya. Resize natin. Ayan. Dito rin sa taas. Ayan. Ayan. Then, save. Ayan. So, mayroon na tayong thumbnail. So, explore na kayo, guys. So, kung gusto nyo pang pagandahin pa yung inyong mga thumbnail, so, depende sa inyo. Then, may i-share din ako sa inyo isa pang paraan ng paggawa ng thumbnail. So, balik tayo dun sa CapCut. So, maglagay ulit tayo ng white background. So, ayan guys. So, meron na tayong white background. Tandaan nyo lagi white background at saka YouTube thumbnail na size. So, nakikita nyo guys. Overlay. Fully add overlay. Then, punta tayo dito sa video, sa photos. Then, halimbawa, gawa tayo ng our new house tour. Ayan. So, ayan. Halimbawa, bahay natin yan. Diba? Charot lang guys. So, i-crop lang din natin yan. Ayan. Na mag, ayan. Na maano yung screen. Ayan. Ayan. Tandahan lang gamit ang ating mga gallery. Ayan. Then, pwede tayo mag-add ng photos ulit natin. Depende sa inyo kung family photos nyo. So, sa akin, ito lang nilalagay ko. Kasi, more in, yung mga picture ko kasi guys, more in tutorial para sa mga tutorial. So, click nyo lang yan. Then, add. Ayan. Then, remove background. So, tandaan lagi dapat yung picture nyo para sa thumbnail nyo is yung background is white para magpag nag-remove background kayo, maganda siya guys. Ayan. Then, filter ulit. Ayan lang para mag-filter, diba? Click nyo lang filter. Milk. Green milk kung gusto ko guys. Ayan. Depende sa inyo kung ano yung bet nyo. Explore lang kayo dyan. Then, palitan lang natin to guys. Depende sa inyo kung saan nyo ba ilagay. Ayan, dito ba sa gitna or dito sa gilid. So, mas maganda dito sa gilid kung makita yung bahay natin. At saka magsulat na tayo dyan ng text. Kasi yung importante dito yung house, diba? Kaya kahit maliit na yung mukha natin dyan. Ayan, yung picture natin. Then, mag-text ulit tayo. Add text. Ayan, add text. So, our new house. So, our new house. Click lang kayo dyan guys. Ayan. Our new house. So, okay na kayo dito sa kulay. Diba? Okay din siya guys. Our new house. Then, kapag dito may mga style dito guys. Diba? Pinakita ko na sa inyo kanina. So, pwede siyang white. Ayan. Pwede din siyang white guys. Mas bet ko ang white. So, palitan natin. Depende sa inyo kung ano yung bet nyo. Our new house. Check. Then, back. Add text ulit. Our new house. Door. Ayan. Then, click natin ang style. Piliin natin yung yellow. Ayan. Combination white and yellow. Diba? Okay lang guys. Nakikita nyo ba guys? Ito na. Malabo siya. Ayan. So, palit. Pili siyang palakihan. Ayan. 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 Diba? Our new house tour. Diba guys? So, pag okay na kayo dyan. Oh my God! Sa kulay effect. So, depende sa inyo guys. Mag-explore lang kayo. Same lang din guys. Screenshot lang natin. Ayan. Lahat naman ng mobile natin may screenshot. Diba? Ayan. Then, punta lang din kayo doon sa gallery at i-resize natin ulit. Sana guys may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito at maraming salamat sa panunood. Kung mayroon kayong mga question, suggestion and request, just leave a comment down below. At huwag nyo na rin kalimutan mag-like, share, comment. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba at pakiclick nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Always be happy guys, be positive, avoid nega. See you next time!